What's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction, sa ating news reaction, na kung saan nandito tayo sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang China, binago ang mapa ng mundo. Pilipinas, pagmamayari na daw ng China, PBBM na alarma. At yun, play na natin kung alam naman ito. Muling ikinagulat ng Senado ang isang panibagong inilabas na banta ng China sa ating teritoryo. Ayon sa nakalap nating impormasyon, formal nang inilabas ng China ang isang panibagong mapa na talagang nagpa-alarma sa Pilipinas. Dahil kung dati ay 9 dash line lang ang sinasakop ng China, ngayon ay naging 10 dash line na kung saan sinasakop na rin nila ang karagatan ng buong India. Dahil ayon sa China, pasok na sa kanilang national boundary ang buong South China Sea o West Philippine Sea. Nakita nyo kung gaano kagahaman itong China mga kabalita natin, no? Na alam nilang may mapapakinabangan sila sa paligid nito na kung saan ay kinukuha na nila at teritoryo na nila ito. Mga kabalita natin, sapagkat nga ay napakayaman sa mineral at syempre sa mga yamang tubig, itong mga talagang kiniklaim nila na pasok sa kanilang 10 dash line na daw, mga kabalita natin, yung dating 9 dash line nila, no? Na talagang itong China ay talagang napakagahaman at talagang napakatuso, mga kabalita natin. At yun, tuloy na natin. Nalmahan niya ni dating Justice Secretary Antonio Carpio, ayon kay Carpio. So, klinaro nila that the lines in the South China Sea, whether 9 or 10, constitute their national boundary. So if it's your national boundary, everything within that is your national territory. Klaro ngayon. They have clarified it that way. This new map cannot change as period, comma, or a single letter or number of the orbital award. The orbital award is there. It cannot be changed by this map. Pero depensa ng Senado, pwedeng gamitin sa China ang inilabas nilang mapa dahil hindi sila pwedeng basta-basta magdeklara kung kailan nila gustong baguhin ang mapa dahil baka sa susunod nilang pagdedeklara ay kabahagi na rin tayo ng China. I was the one who first made a statement about the 10 dash line yesterday. Kung nakikinig kayo dun sa hearing ng Commissioner of Finance, diba? Sinabi ko yung 10 dash line. Salamat sa na-pick up nyo rin. Tapos, I'd like to provide you copies of the maps issued by the Chinese government last 3 days ago. August 28 to be exact, the 10 dash line. Sa inyo na. Sige-tigisa kayo. Bago yan. August 28, 2023. Today is August 31, 2023. First time yung narinig yung 10 dash line kahapon, sinabi ko dun sa Commission on Appointments. Correct? Amanaki. They not only disregarded the arbitral ruling, but went one step, 3 steps, 10 steps ahead. Nandun na sa Taiwan Strait. Ganto kalakas ang pagnanais ng China, no, na masakop nila talaga yung kabuuan ng West Philippine Sea dahil alam nila mga kabalita natin talagang maraming kumbaga sa marami silang pakinabang, no, sa bawat bansa, alimbawa na lamang dito sa Pilipinas na kung saan kaya malakas lalo yung loob nila na talagang halos sakupin na ang buong karagatan. Marami silang marami yung Pilipinas na pinapakinabangan. Na dito nga kasi mga kabalita natin sa ating bansa talagang yung China tila nga ba yung mga negosyo nila yung naghahari rito o talagang napakarami nilang negosyo na tanging sila yung umahawak lalong-lalo na syempre yung enerhiya at syempre yung telco. Mga kabalita natin na walang takot silang manakop dahil alam nilang meron silang maaaring baraha dito sa loob nga ng Pilipinas, no? Grabe talaga itong China. Tuloy na natin. Just goes to show, folks, just goes to show na yung sinabi ng MTRCB, no offense to MTRCB, yung Barbie daw, 8 dash line. Wala na yung 8 dash line, 10 line dash line, 10 dash line. So, tama yung explanation ni SP kanina, the one-ton total disregard of PRC should not be condoned nor tolerated by the international community.
hanggang doon lang tayo sa filing of diplomatic protest. Ano? Siguro, execute na natin yung sinabi ko last year, yung joint patrol, Japan, US, Australia, Philippines. Diba, sinabi ko yung last year. Siguro, ganun na. Also, tatandaan nyo yung ito off the record. Off the record. Dari patay mo natin. Natandaan nyo yung sinabi ko last week. They'll intrude into their physical space, geographical space, di ba? Natandaan nyo yan? So connect the dots. We'll try to, as what SP said, we'll try to fast track the legislative measure that would call for the enactment of the Maritime Zone Bill. Parang merong kinreate na bagong Maritime Zone and Admiralty Committee. Yung nagtatrabahohin na matihirap na dugo yun. Yes, dun siguro kami magpo-focus ngayon. May kasabihan, no? Misery loves company. No? Dumami na yung miserable na yun sa buong mundo, hindi lamang ang Pilipinas. Sinakop na nila po yung India. Merong border dispute din sila sa India. At officially, naglabas na po sila ng mapa at may kinain din silang lupa sa India. Eh, biro mo, India at China magkasama sa BRICS. Yung BRICS organization, that's an economic and security organization of China, Brazil, India, and the Soviet, Russia, and South Africa. Eh, kung sinakop pa rin nga nila yung isang ally nila na kaibigan nila, eh, lalo na tayo, yung mga bansa dito sa Southeast Asia. Sinakop na rin nila yung napakaraming isla ng Vietnam, ng Malaysia, Indonesia, and the Philippines. No? So, talagang nakakagulat po yan. But then again, I think it will solidify support for the arbitral ruling wherein the 9-dash line was quashed. No? Hindi rinecognize ng the tribunal or the PCA itong 9-dash line nila. Ginawa na nga nilang 10-dash line, pinalaki pa, pinalawak pa. So I think this way we'll be able to galvanize more support from other countries. I think mas maraming bansa nang susuporta sa stand ng Pilipinas to condemn and to appeal to China not to follow that ridiculous 10-9 because it violates the sovereignty of not only the Philippines now but several countries all around the region. Well, meron tayong bagong envoy to China, special envoy to China, which is former secretary and now Ambassador Teddy Boy Loxin. Nag-usap kami briefly nung isang araw pagdating po dito, pagbisita po sa amin dito ni Foreign Minister ng Great Britain, United Kingdom. And sabi niya, they will exert more efforts both bilaterally and internationally to condemn the actions of China and the repeated incursions and dangerous maneuvers in the West Philippine Sea. And I think we'll not be alone this time. Marami na tayo. I think nag-file na po ng formal protest ng India, nag-file na po ang formal protest ng Malaysia, Indonesia, Vietnam. And I think that will speed up the process for a code of conduct in the South China Sea. Kasi medyo delayed eh. Napakabagal ng galaw ng ASEAN countries pagdating sa code of conduct. Kasi meron din mga bansa sa ASEAN na medyo malapit sa China. But now, with this new 10-dash line ng China, feeling ko mapapabilis yung code of conduct between ASEAN countries because of this more brazen occupation of several countries and, of course, more brazen, more brazen disrespect for one's sovereignty, for this country's sovereignty. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. At yan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol na mga pahayag at balita dyan. No? Na kung saan nga
yung nagiging teritoryo o yung pagpapalawak nga ng teritoryo ng China, na tila nga ba ito nagsisimula na, mga kabalita natin, na baka isang araw nga pati yung Pilipinas ay nasa bahagi na ng dash line nila, mga kabalita natin, na dito nga ay sinasaad talaga yung dating 9 dash line nila, eh ngayon ay nasa 10 dash line na, na halos sakupin na talaga at talagang parte ng ating karagatan ay nasa loob na nila, na sinasabi nila ay parte talaga nila yan at kanila yan. At dito nga ay tila nga ba naaalarma na syempre yung ating mga senador sa patungkol nga na ganyang mga naging bagong mapa ng China, na talagang ibinabago na nila ito at ginagawa na nilang sa kanila ang buong katubigan dyan, mga kabalita natin. Yung lawak at syempre yung mga nakukuhang mineral at yung tila nga ba yung pati yung makukuhang mga gas na meron dyan sa West Philippine Sea, eh balak nila talagang isolohin at sila yung makinabang upang talagang magkamal na naman syempre ng limpak-limpak nakita dyan. At yan yung nagiging tila nga ba nakikita dyan, no? Na kaya ganito na lang ka-agresibo ang China, dahil nga napakalaki ng pakinabang ng West Philippine Sea at napakayaman nito sa mga mineral at yamang tubig na pwedeng makuha dyan, mga kabalita natin. At ganun-ganun na lang yung talagang pagnanais at talagang yung gustong-gusto nilang makuha itong West Philippine Sea. Kaya naglabas na sila siguro ng, kaya dito nga itila nga ba naglabas na sila ng madali ang mapa nila na sinasabi nila kanila ang teritoryo na yan. Subalit nga yung ating mga kasundaluhan at syempre yung ating talagang pagigiit na bahagi pa rin natin ng teritoryo, yung teritoryo na nais nilang kunin, talagang patuloy nating ipinaglalaban dyan. At syempre yung ating mga kasundaluhan o yung ating sandatahang lakas, patuloy na talagang nakamatsyag at patuloy pa rin na talagang hindi isusuko yung ating teritoryo na yan. Na ito'y isang makikita natin pagmamalabis ng China sa pagnanais nila na maging kanila yung teritoryong sinasabi nilang 10 dash line nila, mga kabalita natin. At kayo, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At kumila, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.